Dalangin natin sa ating dakilang Diyos ang doon mga kapatid na parang wala, tahimik ang ating Panginoon. Amen? Praise God. Umupo po tayo sa mga taong, ano po, mga kapatid ko. Praise God. Ang sabi dito sa When God Seems Silent in the book of Mark chapter 4 verse 38, mga kapatid. Ang sabi niya, and he was in the hinder part of the ship asleep on the pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not and that we are perished? And that time, mga kapatid, in this chapter, everything is smooth. Bago sila lumayag sa dagat, talagang everything is smooth, mga kapatid. Busy for something because they know God is with them. Yes. Parang nandun na, mga kapatid, nakampante na sila dahil nasa tabi nila ang ating dakilang Diyos. Yes. Amen? The same thing in our life today. Before na dumating ang pandemic, mga kapatid, we are busy for something, mga kapatid. No stress, no pressure, maganda ang buhay, maganda ang ano, palayag-layag, papunta-punta sa ibang bansa. Up and down, mga kapatid, busy for nothing. Busy sa gambling, kahit yung mga sa mga ano natin sa labas yung mga outsider, especially for the outsider, mga kapatid. Gambling, games, social media, busy for something. Pero nung dumating ang pandemic, nandun na, terrible na sila, mga kapatid. Hindi lang Hong Kong, hindi lang Wuhan, hindi lang China, all over the world, mga kapatid. Talagang nag-terrible sila, sabi nila, we are not ready for this. Amen? We are not ready for this. Kahit alam na natin bilang Kristiyano, kahit isa mga ibang Kristiyano rin po, hindi rin sila ready. Amen. Amen. Dahil karamihan po sa ating mga they are also busy for something. Yes. Gossiping. Yes. Amen. Yes. Business. Business. Yeah. Business. Special business. Yeah. Amen. Mga monkey business. But, kuminsan yung inaano natin na hindi na natin kailangan ng Panginoon. But when the problem comes, God knows that you seek Him more. Amen? Amen? Amen. The more na nagkakaroon tayo ng problema, alam ng Panginoon na pag nagkakaroon tayo ng problema sa kabila ng pagtalikot at hindi natin siya napapansin nung tayo ay nasa masaya pa tayo at maayos na kalagayan, we run for Him. Talagang nag-run tayo. Seek Him. And then, make draw closer to Him. Go to church more. Dati, hindi ka na nakikita rito eh. Dahil ang ganda-ganda na ng buhay natin. Mayaman na tayo. Marami tayong pera. Panglakwatsa, pangkain, pambili. But when the problems come, nandito ka ah, halos linggo-linggo, devotion. Dito tayo, discipleship. Nandito tayo. Hanggang sa kahuli-hulihan, mga kapatid, hanggang sa pag-uwi, halos isara mo na ang church. Nandito ka to seek Him. Kasi before tayo maalis dito, nananalangin tayo, Sister Jocelyn, di ba? Sa mga lahat ng ano, ha, bago sila umalis dito, before they close the door of the church, they are praying. Amen. Praise the Lord. Talaga, napakaano ang sanctuaryong ito, mga kapatid. Although na maraming nangyayari sa loob ng church, but still, in the last time, God move us with us. Amen? We read the Bible more. Ang sabi niya rito, dun sa number one, we go to church more. Anong sabi niya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So nandito, unahin natin ang gawain ng ating Panginoon and all. Ano sabi niya rito? This thing shall be added unto you. Lahat. Amen? Anong sabi pa niya rito sa we read the Bible more? Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. But thou shall alam mo, malabo talaga ang mata ko, mga kapatid. Ano? But thou shall meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein,
For then thou shalt make thy ways prosperous, and then thou shalt have good success. And every word of God, nandun yung success ng buhay natin. And we don't know kahit sa mga ano, ay ganito pala ang gagawin natin. Kasi diba, sometimes hindi natin alam na mali na pala yung ginagawa natin. But because of sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, nalalaman natin. And we are not ignorant for this. Kaya kapag ginawa pa rin natin, sa kabila na we are not ignorant, this is a sin. Diba ang sabi niya? Praise the Lord. Ang sabi niya, we pray more. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen. Sa prayer, mga kapatid, anong nangyayari kapag lagi tayong nagpipray, kapatid, Sister Ethel? The picture. Meron pa. No, not the prayer. 8 advantage of prayer. Ano po yan? Prayer changes things. Kung minsan mga kapatid, hallelujah, nandun na tayo na talagang magulo yung buhay natin. But because of prayer, maraming nagagawa. Prayer makes you draw closer to God, nagiging best friend mo ng ating Panginoon. Kasi diba, hindi mo naman masasabing best friend niyang isa pag hindi mo naman nakakausap, diba Sister Maribel? Sister, diba? Sister, ano, kapag, oy, best friend! Pero hindi mo naman nakakausap. How? Diba, mga kapatid? Paano naging tayong close? Ang sabi ganun, prayer heals you from all kind of pain. Heart pain, body pain, headache. Headache pala. Heartache. Lahat ng pain, mga kapatid, kaya ng Panginoon. By His word, kaya nga niya eh, diba? Hindi kaya niyang pagalingin by His word. Ang mata mo, tinapalan niya lang ng ano yung putik, di ba? Be healed. Tapos, si ano pa, binuhay niya, just word. Sabi niya, lumabas ka dyan. Sa tomb, mga kapatid, dahil sa Lazarus house, ano lang, yan pala kayang pain mo. Di ba? Prayers protects you. O kapag re-repent ka na, dati maraming mga ano, mga kapatid, may mga ano, in Jesus' name. Amen. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, manigas ka! Amen! Alam mo, kapatid, totoo yan. Nanigas. Hindi siya nakagalaw. Babang-baba na yung ano niya, mga kapatid. Sabi niya, paano ko ito palalambutin? Kasi nanigas siya. Sabi niya, di ba? In the name of Jesus, I rebuke you. Amen. Sabi niya ganun, kahit doon sa ano, doon sa airplane, mga kapatid, gugugugugug. Dati nung ano pa uwi ako noon, signal number 8, signal number 3 sa Pilipinas, habang umaano kami sa ano, pumupunta pala rito ang signal number 8. Tapos gugugugugug, gumawa ganun siya. Sabi nung ano, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Gumawa ganun siya. Sabi ko, Lord, in your name, I rebuke this. Hallelujah. Tapos lumampas kami sa mga ulap. And smooth and shiny. Amen. Praise the Lord. Andun ang protection ng ating Panginoon. Prayer makes your faith stronger. The more na ikaw ay nakakaramdam ng mga panghihina, just because of prayer, I will claim the victory. Amen. Dahil sabi mo, Lord, you cannot leave me comfortless. Kahit iniwan na tayo, you cannot leave me comfortless. Amen. Minsan dumarating sa puso ko na iniwan ang best friend ko. And then mga asawa ko, as husband. Pero sabi ko, Lord, kahit iniwan man ako, I have you. Amen. Amen. Kahit iniwan ako, I have you. Amen. Praise the Lord. Ang sabi niya, prayer can give you hope, pag-asa. Ang ating Panginoon, pag sinabi niya sa salita, gagawin niya. Hindi ko ba gagawin? Sabi niya ganun sa ano. Ang Panginoon na hindi tao, na hindi niya ginagawa ang kanyang sinasabi. But you need to believe. Eh kahit naman ikaw, Lord, sabi mo, to believe. Kailangan makita ko muna kung talagang totoong mag-work yung prayer ko. No. That's why Gentiles bless. Kasi kahit hindi po nakikita ng mga Gentiles, God bless us. Kasi naniniwala sila. Yes. Prayer
makes you happy. Amen. Kahit wala ka ng pera, you make, talagang mag-happy ka pa rin. God is my provider. Amen. God is my healer. Amen. Amen. Na kahit sabi niya, di ba, hindi naman magano, Kristiyano ka, nakasimangot ka, parang, lahat na, di ba ang sabi ng Panginoon, give all your burdens, and I will give you rest. Amen. Sabi niya, di ba? Eh ano pang ikinalulungkot mo? Eh, ang dami-daming promises ng ating Panginoon. Yes, yes. Amen? Eh kung i-claim mo yung lahat, eh di parang naka-jackpot na tayo. Kahit wala tayong pera, basta i-claim mo. Amen. God is working with us. Yes. Amen? Praise the Lord. Prayer, illness, in lines. You with God. Amen? Talaga napakabuti ng ating Panginoon. In lines. And then, ang sabi niya rito, that is the exactly Jesus wants the first place. To draw closer to Him. Kasi siyempre, di ba mas maganda yung relationship natin kapag tayo ay closer? Kunyari, nadapa ka at malayo ka. Masasaktan ka kasi hindi ka draw closer sa ating Panginoon. Di ba? So sabi niya rito, sa number two, sa number, apat lang to mga kapatid, kaya saglit lang tayo mga kapatid. With God seems silent, He want to increase our faith. Amen. Amen? Gusto niya patunayan kung sino talaga siya. Ang sabi niya rito sa Mark 4:39-40, ang sabi niya, and He arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace! And still, and the wind ceased, and there was a great calm. And be said unto them, why are ye fearful? How it is you have been? No faith? Amen? Nasaan ang inyong pananampalataya? Sa tagal ng pagsasama nila, nandun pa rin, questionable pa rin. Kahit yung mga Israelite, kung ibabalikan natin, nakasakasama nila, napakarami na ng ano, andun pa rin na, hindi pa rin sila naniniwala, mga kapatid. Amen? Murmur, imbis na napakakunting araw na nga lang ang pag-ano, makukuha na nila yung promise lang. Ano nangyari? Because of their murmuring. Wala silang pananampalataya sa kabila ng pinakita sa kanila ng ating Panginoon. Even those disciples, kahit na sila yung mga disipulos, mga kapatid, talagang natutulog sila. Tingnan mo, Lord, mamamatay na kami. Ano ba? Gumising ka na sa sobrang pagod na ano ba? Wala ba kayong pananampalataya? Sabi niya ganun. Nasaan din yung pananampalataya sa kabila ng mga ginawa kong ano pangalan ng miracles? Na, dahil sa kanyang salita lang nagagaling na. Anong sabi niya sa Matthew 17:20, Sister Ethel? Matthew 17:20, if yung isa pa, yung kasama ng Luke. Matthew 17:20, and Jesus said unto them, because of you unbelief, you verify I say unto you, if you have faith as grain as of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place. Yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you. Next, Luke 17:5-6. Sino po nakakita? Luke 5:6. Ang sabi niya rito sa Luke 5:6, and when they had this done, they enclosed the great multitude. Ay. Mali pala. Sige, ano yung masis? 5:6? Luke 17:5-6. Five, six, and the Lord said, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, if ye have
had faith as a grain of mustard seed, he might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the field, and should be obeyed. Hebrews 11:6. Wala dyan, hindi mo din. Ang sabi niya rito sa Hebrews 11:5-6, mga kapatid, but without faith it is impossible to please him, for that he cometh, God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Amen. Ang sabi niya rito, kahit lang napakaliit as a mustard seed ang iyong pananampalataya, kaya mong i-move ang bundok. Ibig sabihin, hindi literal na bundok ka, baka sabi mo, lumipat ka. Ang ibig sabihin nung mga kapatid, yung problema natin, kaya nating i-move, kaya nating mapawala dahil sa ating Panginoon, just only for the small na small faith size of mustard seed na sinasabi nila. And if you have faith the size of the mustard seed, nothing shall be impossible for you. Amen? Amen. Walang imposible, lalo na ang ating Panginoon. Praise God. When we start, sabi niya rito, when we start being Christian, we start preschool faith. Diba? Kapag tayo nagsisimula pa lang na bilang mananampalataya, bagong bautismo lang tayo sa ating Panginoon, andun na tayo na, di ba kapag preschool, binibigay niya lahat. Hanggang sa makita mo kung gaano kumikilos ang ating Panginoon sa Kanya. Amen? Praise God. And God responsible to graduate us to the high school faith. Amen. Pag high school na, pa-level na tayo dyan. Hindi na tayo baby. We are not bonjing, mga kapatid. Dahil kung minsan, kahit gaano ka pa na, gaano pa tayo katagal na sa Panginoon, still, meron pa rin tayong question sa bawat pananampalataya natin. Sa ating paglakad, dapat nakikita na natin. Kailangan manatili, mag-ano na tayo sa level up. Hindi na tayo tipong preschool ka pa rin, bigay lang ng bigay ang Panginoon. No. Kailangan mo maranasan na yung ano yun, sa science, yung biology, chemistry, physics, yung hanggang sa fourth year, mga kapatid. Diba? Wala pa tayo sa college. Diba? Algebra. Sa math. Kailangan yung pa-level ng pa-level. Hindi yung mananatili tayo sa preschool faith. Na kung ano yung ano, ganun at ganun pa rin. No, hindi lahat ng panalangin mo ibinibigay ng ating Panginoon. Because sabi niya, wait. Ay, no, yes, and wait. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung dapat na ibibigay sa atin. Amen? Ang sabi niya rito, some situation that we need to trust Him, kaya niya binibigay ang bawat pagsubok sa atin. Kasi kapag wala tayong tiwala sa Kanya, hindi niya gagawin. Amen? And we need to pass the test. Kapag tayo nag-aaral, syempre, alam-alaman na hindi tayo mag-test. Aanuhin tayo ng Panginoon. Diba, kahit yung mga nasa Biblia, si Job yun, sabi niya, pinagpapala mo lang naman yan dahil pinagpala mo siya sa ganitong mga bagay. Amen. Pero sabi niya, sige, aanahan kita, basta huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Amen. Lahat halos nawala sa kanya hanggang sa katawan niya, may bukol-bukol, mga kapatid. Namatay ang lahat, kahit isa nga lang sa mga anak mo, mamatay. Lalo pa ngayon at lahat ng anak niya namatay. Napakasakit yun, mga kapatid. Lahat ng kanyang ano, ng kanyang bakahan, ari-arian, asawa niya, talagang inano siya, kahit ang kaibigan niya, as in walang-wala na. Pero still, he praised God. Ano nangyari? Pinagpala siya. Doble portion because of his faith. Amen? Maraming mga ano sa Biblia natin na maraming itines ang ating Panginoon. But still, God is with them.
Amen. Amen. Nananatili rin siya. Ang sabi niya, we need to pass the test. Apply all the teaching of the Lord. That's why may discipleship lesson tayo. Amen. Hindi sayang yung pag-aano natin kung ano, wasting time. No. Kasi nakakatulong sa atin na hindi lang tayo nag-aaral, kailangan natin i-pursue din. Kaya nga tayo, di ba, nagkakaroon tayo ng glory to God, yung knowledge na nanggagaling sa Panginoon dahil nag-aaral tayo. Hindi yung ipinapasok na parang kapangyarihan na, alam ko na lahat. Genesis to Revelation, memory verse ko na yun. No, kailangan to work out. Kahit na salvation natin, wino-work out natin eh. Hindi yung talagang ora mismo na step by step, hindi mo pagka-baptize mo, kapatid, gusto mo na maging pastora. No. Kailangan natin step by step, mga kapatid. Hindi yung kunyari gusto mo na, lahat na nabasa ko na. At kaya mo nang anuhin yung teacher mo. Alam mo, hindi ka magaling na teacher eh. Alam ko yan. Pero hindi mo ba alam na binigyan ng Panginoon ng authority ang teacher mo? And bless that. Talaga nandoon ang pagpapala na ibinigay sa kanya. Kaya wag nating anuhin ng mga kapatid that dahil ang Panginoon binibless ang bawat isa sa atin. Amen. Huwag tayong magmalaki dahil ibablock tayo ng Panginoon. Ida-down tayo. Para malaman mo kung anong, paano magpakumbaba. Aral din yun, mga kapatid. Kaya yun sa mga tests may come in the form of trials and challenges. Hindi naman. And then the trials and challenges. Bago pa nga tayo tumayo dito, di ba, Sister Renaline, nagkaroon na tayo ng challenges. Pero hindi naman hinayaan ng Panginoon at the end of the day, andun pa rin, mga kapatid. Lahat ng trial, nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng lesson. That is the lesson na kapag once na nangyari ulit yun, hindi ko nagagawin ito kasi may nangyari, nakakahiya. Parang gusto mong lumubog sa mga oras na ton. Na yun. Amen? Nabubog. Nung time na talagang kakausapin ka na parang halos lahat ng mata. Hindi mo alam ano yung mga nasa isip nila. Pero sabi ko, Lord, this is the lesson for me. This is the lesson for us. Na pag bang nangyari yun, hindi na namin gagawin. Kaya kung minsan may mga pagsubok din na talagang aanuhin ka ng Panginoon na kailangan masaktan ka na eh. Dahil kung hindi tayo masasaktan, hindi mo marirealize na mali na pala yung ginagawa natin. Amen? Praise the Lord! Dahil tunay nga po na minsan napapalo tayo ng ating mga magulang, di ba? Kung nandun na ayaw mong mapalo, tulad ng pagpalo ni pastor sa amin, talagang hindi ka magbabago. Yes. Amen. Pero God is good dahil meron tayong pastor na ganyan. Amen. Praise the Lord. Ang sabi niya rito, hindi lang mga challenges, trial, financial difficulties, mga kapatid. Diba, dumadaan tayo sa mga financial difficulties. Sister Ethel, anong sabi niya rito? Nandun tayo ng financial difficulties. Wala tayong pera. Na parang pag ano mo pala ng sahod mo, nakalista na kung nasaan pupunta. Kung minsan nga, negative pa nga, imbis na positive, nagiging negative. Amen? Work stress. Inis na inis ka na sa amo mo, hindi mo na nga alam kung paano-ano mo. Diba, dumarating, nandyan na nga yung amo mo, nandyan pa yung pupo mo, nandyan pa yung kungkung, nandyan pa yung, aso! Sabi ko, diba? Pagod na pagod ka na nga, lahat na nga, inilultuan mo pa, ayaw pang kumain. Hallelujah! Tapos yung mga aso, you go down. Yanon mo pa yung mga aso. Hallelujah! Hindi lang dollar. Sus! Hindi man lang dollar to, ng aso, doon nga sa bahay nga namin. Yung aso namin, binabato-batuhan mo lang, di ba? Di ba? Dito talagang kinikrib pa. And there, mayroon siyang shoes. Diba? Mas maano pa sa akin, mga kapatid. Health issue. Dumating yung time na,
Dumating yung issue na talagang sa tagal na hindi ako nagkakasakit, mahirap din pala yun, mga kapatid. Kapag matagal kang hindi nagkakasakit, matagal ka rin gumaling. Oh, diba? Dumadating yung time na yung halos lumuwa na pati bituka mo. Nilabas na ako ng amo ko sa kwarto ng alaga ko kasi talaga ang ubo ko, hindi mo na maintindihan. Tapos yung tipong naihihi ka na sa salawal. Yung maihihi ka na sa salawal kasi talagang andun na parang umuubo ka, talagang labas pati bituka mo, halos maglitid-litid na. Pero Lord, sabi ko, gusto ko pa magkaroon ng trabaho, baka dahil dito, i-terminate ako ng amo ko. Pero mayama, marami na akong ano, kasi matagal na ako sa kanito eh, kung i-terminate na ako. Kaya, siguro nag-iisip pa rin yung amo ko, hindi pwede, hindi ko. That is not time, sabi ng gano'n. Pasok. Ano yun? Pasok yun. Kaya ang sabi niya rito, pag may financial difficulties, anong sabi niya sa Philippians 4:19, Sister Ethel? But God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kala ko kaano pa niya to? Sabi ko, for Christ Jesus. Amen. Supply all my needs. Financial difficulties, wala yan. God will provide everything. Amen. Pag wala ka ng naranasan ko yan, mga kapatid, nasabi ko, Lord, gusto kong dumalo, pero $5 na lang ang pera ko. Nanghiram ako. Sa market. Doon sa market. Babalik ko rin. Kasi kailangan mo rin gumawa, kumilos. Alam mo ba, nanghiram ako, 100. Di sumobra pa, may 95 pa ako. Amen? Pero ibabayaran mo rin naman. Amen? And then, pero yun yung naging way na nakakadalo ka. Hindi yung talaga tipong no, wala ka ng pamasahe, basta magbayad tayo ha, mga kapatid. Pero pag wala ka ng pamasahe at wala kang ginawa, hindi rin kikilos ang Panginoon sa iyo. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Kung talagang ano, marami kang excuses, pagod ako. Ayokong dumalo. Wala akong pera, wala rin akong pagkain. Pero anong ginagawa ng Panginoon sa'yo? Binibigyan ka ng libreng pagkain dahil may mga sister na talagang ginagamit. Financially, food, material. Dati wala akong ano, nung dumating ako rito way back 2018, mga kapatid, wala akong winter clothes. Sabi ng amo ko, pahiramin kita. Ha? Pahiramin kita. Ganyan ganon. Kasi hindi ko maintindihan. Pero ibabalik mo. Sabi niyang ganun. Sabi ko, Lord, paano kaya ibabalik ko itong winter clothes? Alam mo, ginawa ng Panginoon, isang dress-stripe bag na bigay sila sa akin. Halos mapuno na yung ano ko, yung bahay cabinet ko. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay naman. Kaya lang, kapag mayroon tayo, give also another. Amen. Share your blessing. Hindi yung tipong, kapag nasa'yo, akin lang to. No, mga kapatid. Work stress, anong sabi niya? Be careful for nothing but in everything of prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen? Tunay nga po na sa pag nandun tayo sa work stress natin. Thanksgiving. Kailangan pa rin natin magpasalamat sa kabila ng work stress. Lord, napapagod ako, pero salamat Lord, may sahod ako. Doon nga sa Pilipinas, pagod ka na, wala ka pang sahod. Pagising mo pa ng umaga, ikaw pa na nga nagluto, ikaw pa ang naghugas, prepare hugas, ikaw pa lahat. May sahod ka ba? Wala. Kaya kapag kunyari, ang amo mo ay nas masungit at pagod na pagod ka na, just give thanks. Kasi sinusubukan lang tayo ng ating Panginoon. Ako nga nung baby ko, yung alaga ko ngayon ba, dati sinisigawan ako, buti na lang hindi ko alam mag-Cantonese, mga kapatid, hindi ko naiintindihan. Minumura na pala ako, siguro sinasabing, anga ba? Siyempre, hindi ko, anga ka, sabi niya ganun. Hindi ko rin maintindihan. Nakangiti pa rin ako. Tapos kapag pinapagalitan ako ng amo ko, kumakanta lang ako.
Nagagalit naman siya kasi sabi, stop singing, sis, ay Venus. Sabi ko, imbis naman si, ma, di ba, ayoko kasing magdamdam ako eh, nung time na yun. Kaya, praise the Lord, every time. Yung nainis pala yung lamang ko. Kasi ayoko ma-stress. Tapos, minsan, kumain ako, no. Nag-fasting ako mga kapatid kasi sobrang ugali ng ano, may lola na nga ako, nagsusumbong, may amo pa ako na parang nagtatransform. Ang bait-bait, tapos bigla na lang parang akala mo, bigla na lang, ano. Tapos sabi ko, pumunta ako ng ano, sabi niya, Venus, sabi niya ganun sa akin. Did you eat? Sabi ko, no ma'am, come here. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, can you see? Yung rice cooker ba? Sabi kong ganun, no? I'm fasting. What? Sabi niya ganun. Kasi yung $20 na ano, mahal pa siguro yung orange noon. $20, pinabalik niya ako. Sabi niya, change that one. This one, sabi niya sa akin, change ko daw kasi hindi daw yun ang gusto niya. Gusto niya yung cheaper. So nagkakasubong hanggang sa nakita niya yung kanin na wala ng laman. Kasi nga pinakain ko muna siya. So, sabi ko, Lord, sabi ko, I'm fasting. Sabi ko, what? Sabi niya gano'n sa akin. Talagang sinigawan niya. Hindi, sabi ko, do you know, kasi siyempre English, bark-bark tayo eh. Sabi ko, do you know it? Fasting, ma'am, fasting. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya sa akin, next time, don't do that, sabi niya. Because you are working. Paano na daw yung anak niya? Pero nanatili pa rin ako, talagang inaano ko siya. Tapos habang naglilinis ako, pinipipray ko yung mga pelo-pelo. Jesus name. Pass out. Hindi man Jesus name. Hindi mo yung pag-uugali sa pangalan ng Jesus. Ganun ako mga kapatid, talagang pinag-ano ko yan. Talagang everything na nag-aayos ako, papasok ako doon, talagang nananalangin ako. Praise God. 12 years old. Ay, 12 years na ako. 12 years na ako nananatili sa amo ko. Amen. Praise God. Yung popo ko na halos sigawan niya ako, na akala mo yung bingi? Yung nandito ko lang, tapos yung sigaw niya na doon. Makakarating na. Ganun lang pala yung sabi ko. Lord, ano ba sila? Hindi ko alam talaga yung mga words na yun, pero bad words pala yun. Nung nanatili na ako ng 12 years, naalala, doon ko lang nalaman na bad words pala yung cheese. Kala ko yung parang chin yung pera parang cheese. Pero ganun siya. Amen? Praise the Lord! Ang sabi niya rito, tapos number 3 na tayo mga kapatid. Ang sabi niya, reveal himself to us. Amen? God, when God seems silent, He wants to reveal Himself to us. Gusto niyang malaman natin kung sino ba talaga siya sa atin. So sa lahat na napas na napkausap na natalagay ko, nandoon na mga kapatid, kung sino nga ba ang Panginoon. Amen? In Matthew 4.41, anong sabi niya, Sister Ethel? 4.41. Dali lang. Sa Matthew 4, 41. Doon sa una, Sister. 40. Wala ba? Ay, Mark pala. Sorry, sis. Mark 4.41. Yun, sa una, ito. Anong sabi niya? And they feared exceedingly and said, no one other what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him. Nakikita nila ang Panginoon, nakakapag-ano siya ng healing. Diba? Nakita niya miracle by healing sa mata, nakapagpabuhay siya. Pero sabi nila, even the wind of the sea obey him. Amen. Kaya nalaman, sino ba talagang taong to? And the fear thing, he said, no one other, what manner of man is this? So nandun na yung question nila. Sa dami ng ginawa ng Panginoon, nagtatanong pa rin sila kung sino nga ba ang Panginoon. Amen?
They see him cast out demons, heal sick, blind can see, but they never see that he speak in the storm. By his word, kaya niyang patigilin ang lahat. By his word, kaya niyang buhayin ang patay. By his word, kaya niyang magpagaling. Amen? Praise God. Sister Ethel, the picture, yung... Anong picture, sis? Nasabi niya rito, yung Sister Ethel, yung wala? Yeah, hindi. Sandali, papakita ko siya. Praise God. Na... Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, amen? Ito yung nga po na ano. Ang sabi niya rito, makikita natin kung sino ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin is a Savior. Amen? Kapag ang ating Panginoon is a Savior, then pag magulo ang isip natin, ang ating Panginoon is a peacemaker. Amen. Nandun din. Tapos, kapag tayo mga kapatid is, anong pangalan ng kapatid yung may sakit tayo, doon natin makikita na He is our healer. Amen. Our provider in everything. Amen. God wants to reveal Himself to us. Amen. Kaya kung minsan tahimik ang Panginoon, sino nga ba ako sa buhay mo? Sino ba ako? Sino ba siya sa inyo? Amen? A to Z. Pinag-aaralan natin yan, Sister, kay Sister Connie. Inano natin nung tayo hindi pa nano, ano nyo kung sino nga ba ang Panginoon? Alpha. Sino ba yung nagsabi, He is my daddy. Naalala ko, Sister ano eh. Sabi niya, sino? Di! Daddy! Kung naalala nyo, Sister ano, Marlene? Di ba? O sa kanya, He is a daddy for her, di ba? Tapos, alam din natin kung sino ang ating Panginoon. So, napakarami, mga kapatid, kung sino nga ba. He is our healer, savior. He is our provider. He is our healer. I refuse. The Alpha and Omega. A to Z, the beginning and the end. Amen, Sister Elena. Tapos sabi niya ito. And then, have a heart check. Dito na tayo. Number 4. Heart check na tayo, mga kapatid. Ah, wala yung heart check. Kung minsan, mga kapatid, sa number 4, we need that spiritual heart check. Amen? Kung minsan kasi, mga kapatid, dahil sa ano, yun yung nagiging dahilan kung they are separate us from God because of our heart. Amen? In Psalm 66:18, anong sabi niya? Ang sabi niya, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. See? Alam, God knows our heart. Yun yung lagi nilang sinasabi. God knows my heart. Oh, alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Pero ano nga ba ang nasa puso mo? Amen? Kung minsan sabi niya, unconfessed sin in our hearts separate us from God. Isaiah 59:2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid His face from you that He will not hear. Diba? Sa Tagalog, kundi pinagpaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang magkukubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Diba napakasakit yun? Dahil sa puso mo, mga kapatid, hindi nakikinig ang ating dakilang Diyos. Dahil alam ng Panginoon, I'm okay. Sometimes okay, pero alam ng puso, you are not okay. Yes. Amen?
andun pa rin yun na, okay lang, okay na tayo. Okay na tayo, pero, meron ka pa rin behind. Diba? Andun na, ang sabi nga, let the Lord clean your heart. Psalms 51:10, anong sabi niya? Sabi niya, art thou not which... 51:10? Yung, a clean me, a clean heart. Ano ba yun? Create me a clean heart. Psalms 51:10. Oh, 10 pala talaga yun. Create me a clean heart. Ang sabi niya, thou art which is dried and waters and great and... Mali naman itong akin. Isaya pala to. Psalms 51, create in me a clean heart. Oh God, create in me. Bulun. Create in me a clean heart. Oh God. Diba, lagi natin inaawit yun. Before na talagang ano, kasi gusto ng Panginoon, bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, malinis ang ating mga puso. Para pagdating ng altar calling, talagang marireceive natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Alam ka naman na kapag kunyari yan, ano ba yung sabi niya, pupunta ka rito, tapos puno-puno ka ng hatred, nag-ano ka na yung pala, iba na palang spirit yung nasa iyo. In Jesus' name. Diba? Madi-discern. Kung talaga ano yung nasa espiritu ng ating ba? Napupuspos ka. Akala mo napupuspos ko. Pala hindi. Hallelujah! Sabi mo, pero galit na galit ka. Hindi yun. Hindi yun ano ng Panginoon, mga kapatid. Baka maling espiritu pa ang papasok sa'yo. Kapag ang puso, ay kapag ang madumi ang ating mga puso. Diba? Kaya, kapag nakita natin na yung dumating yung punto na talagang ayaw ko, talagang sakit-sakit talaga ng aking puso, talaga, mga kapatid. Nandun ako sa likod. Ayaw kong pumunta rito. Dahil alam ko, sa puso ko, hindi ko pa kaya. Pero nung time na ibinigay ng ating Panginoon, give all your burdens and I will keep you rest. Amen? Andun na talagang inano talaga ng Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Dahil alam mo naman kung ano talaga nangyari. Praise God. Talaga ang Panginoon, iko-comfort tayo. Tapos sabi niya rito, kapag masaya ka, ang sabi niya, huwag kang mag-decide. Ay, yung mag-promise pala. If you are, ano sabi doon, Sister Ethel? Kapag ikaw ay masaya, don't promise when you're happy. Don't promise when you're happy. Kasi kapag you are happy, kahit ano ba yan? Kapag masaya tayo, don't promise, mga kapatid. Kasi kuminsan, ang puso natin kapag masaya tayo, nandun talaga na kahit bituin, langit, susungkitin ko para sa'yo. Lahat na lang maipapromise mo at the end, makaano pa lang, paano ko pala gagawin yun? O mamumroblema nga tuloy. Don't reply when you're angry. Dahil lahat na lang, kapag ikaw, hindi mo na mababantayan ang isip mo, kahit yung chatting, Or, kapag galit ka, just silent. Yes. Nangyari rin sa amin yun, di ba? Yes. Sister, that's all. Kapag kasi kapag kuminsan, nakakapagsalita na tayo yung nasa puso natin. Sabi niya, don't decide when you're sad. Parang yung asawa ko, maghiwalay na tayo! Kasi sad siya eh, nung time na yun, hindi ako muuwi, mapapatid. Nung sinabi niya, maghiwalay tayo, ikaw naman ang nag-decide, edi, okay. Hanggang ngayon. Pero, God, diba, sa buhay ng tao, may purpose. Yes. Hindi porkit ikaw iiniwan, hindi yun inaano ng Panginoon. Yes. May lesson din doon. Amen. Meron ding ano na, inilalayo lang tayo. Diba? Yes. Diba, may mga nangyayari, bakit kaya nangyayari sa buhay ko sa ganito? Ano naman ako sa Panginoon eh. Tapos marirealize mo pala, ito pala ang plan ng Panginoon. Kung bakit may mga umaalis, inaalis ng Panginoon. Mayroon yung talaga inaalis niya, pero ibabalik din sa'yo para marirealize nyo kung ano yung dapat nyo gawin niya. And the second time around. Diba? Praise God! Hallelujah!
Praise God. Ang sabi nga dito, next sister, kapag pag minsan kasi kapag masama ang loob mo, marami ka ng sakit kapatid eh. Ano nangyayari? Diba, kapag kunyari masaya ka, ay, kapag masama ang loob mo, sakit lang ng puso mo, diba? Tapos kuminsan, alauna, alas dos, alas tres, gising ka pa rin. Naiinis ka pa rin. Ito the sister. Sabi niya, nakakainis talaga. Ang aga, late ka na matulog, ang aga mo pang gumising, at yung pa rin. Yung pa rin, mga kapatid, yung nasa isip mo. Tapos kung ano-ano nang ginagawa mo. Alam mo ba kung anong mangyayari sa katawan natin? Kapag ang stress ay umano na. Ang sabi niya, stress weaken your heart and brain. Kapag na-stress ka dahil sa problema mo, naapektuhan ang utak mo, pati ang puso mo. Amen? Grief weaken your lungs. Oh, kapag umiiyak ka, syempre, pag masama loob mo, umiiyak ka diyan. Halos mapuno-puno mo na yung udan mo sa kakainis. Weaken your stomach. Worry kapag nag-worry ka. Kung ano na nga bang sinasabi nila behind my back. Nag-worry ka kahit wala naman. Prayer weakens your kidney. Natatakot ka na. Ayoko nang dumalo kasi baka gina-judge lang nila ako. Oh, naano na yung kidney mo dyan. Anger weakens your liver. Oh, wala na. Kapag magalit ka na, lahat na lang ng buong katawan mo. Gusto mo ba yun? Diba? Pero kapag ma-happy ka, lahat na lang. Samantalang ikaw, hindi ka na nakabuo ng morning glory. Dahil sa kakaisip mo, ang sarap ng tulog nung iniisipan mo. Amen? Siguro, nanaginip na siya, nasa Europe na siya. Ikaw, nananatili ka pa rin dyan, hindi ka na nakaalis sa sama ng loob mo. Amen? Praise God. Pero anong sabi niya sa Jeremiah 17:19? 9 and 10. Ang layo. Jeremiah 17, 9 and 10. Wala, hindi mo nabigay. Pakihanap. The heart is deceitful above all things. Amen? And desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. Amen? Sa Tagalog? Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Totoo yun. Amen? At totoong masama, sinong nakakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay ng bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. So nakikita ng Panginoon yung gawa mo dahil sa pamamagitan ng puso mo. Pero ang sabi niya, guard your heart. Sister, ano, guard your heart, anong sabi niya rito? Anong sabi niya? Above all is guard your heart for everything you do flows for it. Anong sabi niya rito? What you see, what you say, what you do, what you hear, everything you do flows from the heart. Kaya kung anong nangyayari at pinapakita mo, yan ang nilalaman ng puso mo. Amen? Praise God. Ang sabi niya rito, matatapos na tayo, God's silence doesn't mean that He is not listening. Yes. Amen? During the time that we are talking to God, He is just silent and listening to us. Amen. Hindi kasi, kahit sa conversation, amen, kapag hindi ka hindi ang isang tao hindi marunong makinig, nagtataasan tayo. Yes. Hindi mo maintindihan kung anong ibig mong sabihin. Na kahit anong gawin mo na ipaintindi, hindi niya maintindihan kasi nagsasalita din siya. You want to talk kung ano yung side niya, side mo rin. Kaya ang dami nating ano ngayon dito. Pero ang Panginoon hindi. Hindi porkit nananahimik ang Panginoon, hindi siya nakikinig. Alam niya kung anong dapat niyang gawin.
Amen. Gusto lang niya talagang ipakita kung sino ba siya. Kung ano nga ba ang dapat natin. Though God is silent, He is still control of our life. Amen. Amen? Kunyari, baby tayo. Ako yung taga-sitter. Yung mga nag-aalaga. Babysitter. Pag malayo siya, nadapa siya, hindi niya diba? Nandun pa rin yung control niya yung bata, pero malayo siya. Na nagigit siya yung ko. Kapag nadapa siya, mas lalo siya, masakit yung pagkakadapa niya, masakit. Pero kapag ang bata nasa paligid mo lang, madapa man siya, kaya mo siyang saluhin. At the same time, hindi ganun kasakit. Ganun din sa paligid. Pag nasa paligid lang tayo ng Panginoon, madapa man tayo, andyan na kaagad yung rescue ng Panginoon. Amen. Hindi tulad na malayo tayo kasi nga, dahil sa mga ginagawa natin at hindi niya madapa ka, masakit. Kahit na nasa kontrol ko niya, di ba? Tumatakbo pa rin tayo. Nasaktan na siya eh. Galus-galus na siya eh, di ba? Ganon din ang pagbagsak natin pag malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. The Lord never leave us nor forsake us, mga kapatid. Search our heart. Baka ikaw nang lumayo sa kanya. Amen? Amen. Diyan na po nagtatapos ang praise God. So yun nga po na ang sabi niya rito, God seems silent. Kaya alam na natin kung pastor, mga kapatid. Praise God. God is good.